Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang naglalakad itong si Dr. Tanyag palabas ng Epix Medical Hospital ay nakarinig ito na mayroong lalaki na tumatawag sa kanya kung kaya't napahinto itong si Dr. Tanyag at agad niya itong nilingon sa kanyang likuran at laking gulat nito ni Dr. Tanyag nang kanyang makikita ang isang lalaki na nagmamadali itong lumapit sa kanya kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Dr. Tanyag kung ano o mano ang kailangan nito ngunit hindi naman din ito nagpaligoy-ligoy pa ang lalaki at agad naman din itong nagsalita kay Dr. Tanyag na hindi umano nito si Dax umano ang totoong ama ng pinagbubuntis ng kanyang anak na itong si Zoe kung kaya't nanlaki naman din ang mga mata ni Dr. Tanyag sa kanyang naririnig galing sa bibig na lalaki at agad naman din itong pinagsabihan ni Dr. Tanyag ang lalaki kung sino umano ang naguuto sa kanya kung bakit umano nito sinisiraan ng lalaki ang kanyang anak na itong si Zoe at paano umano mangyayari na si Dax ang magiging ama ng pinagbubuntis ng kanyang anak na isa naman umanong kriminal si Dax at isa umano itong doktor ang kanyang anak na itong si Zoe at dito agad naman din itong sinalbihan ng lalaki itong si Dr. Tanyag kung hindi umano ito maniniwala sa kanya mas mabuti pa umano nitong tanungin ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Zoe ngunit agad naman din itong sinabihan ni Dr. Tanyag ang lalaki na huwag umano nitong sirain ang kanyang anak na itong si Zoe dahil kilala na umano nito ni Dr. Tanyag na ang ama ng pinagbubuntis sa kanyang anak. At isa rin umano itong doktor kung kaya't agad naman din itong tinanong ng lalaki kung sino umanong si Raulong doktor na inangkin ang anak na hindi naman umano nito kadugo. At dito agad naman din itong pinagsabihan ni Dr. Tanyag na tumigil na umano ito sa kanyang paninira at kung wala na umano itong masasabi pa ay umalis na umano ito sa harapan ni Dr. Tanyag. Bago umano tatawag ng pulis itong si Dr. Tanyag at ipapadampot niya umano ang lalaki na nanggugulo umano sa buhay ng kanyang anak na itong si Zoe kung kaya agad naman din itong sinabihan ng lalaki itong si Dr. Tanyag kung gusto umano nitong malaman ni Dr. Tanyag ang totoo ay kailangan umano nitong gumawa ng paraan upang maniniwala umano ito sa kanya na nagsasabi umano siya ng totoo na ang totoo umanong ama ng pinagbubuntis ng kanyang anak na itong si Zoe ay walang iba kundi itong si Dax. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.